Hello po, magandang umaga, magandang araw. Ako po si Juliana Carousel and I am here to teach you the step-by-step tutorial kung paano mag-import from China to the Philippines. So dito sa KPC Importation Services, meron tayong 8 easy steps na pwede mong i-follow. Okay, simulan na natin. So unang-una, you have to find a supplier in China. So, bakit nga ba natin nire-recommend lagi si Alibaba? Para sa mga bagong nag-i-import pa lang, lagi niyong makikita sa FIC, yung Filipino Importers Club na Facebook community group natin. Lahat halos nagtatransact from Alibaba. Bakit? Kasi it is safe, lalo na kung ang supplier na hinahanap mo ay may trade assurance. So, yung trade assurance, it's a logo na makikita nyo katulad nyan sa baba. Kapag ang supplier na hinahanap nyo ay may ganitong logo, ibig sabihin, assured kayo kung may mangyari mang masama, may refund issues kayo, basta nag-transact kayo within the app, safe na safe kayo, okay? So, ang Alibaba, isipin nyo, para lang siyang Shopee or Lazada. Mamimili ka ng gusto mong i-order, tapos mag-check out ka sa Lazada or Shopee, di ba? Pero this time, sa Alibaba, ang mga katransak mo ay mismong suppliers or yung mga nag-o-offer ng bulk items. Tapos, pwede mo siyang makuha ng mas mura. Yun ang pinagkaiba nila sa Lazada at Shopee. Kasi sa Lazada at Shopee, di ba? Mga sellers din yung kausap mo, of course. Ayan. Ngayon, kung aspiring business owner ka or gusto mo maging online seller or baka online seller ka na talaga, di ba? You just want to continue your business, gusto mo pang mag-import, gusto mo ng hassle-free importation, ayan, meron tayong dinevelop na KPC Express mobile app. So, kung may phone kayo, of course, punta lang kayo sa Google Store or Apple Store, type nyo lang KPC Express at lalabas na yan. Ngayon, kapag may gusto kayong orderin sa Alibaba, dapat kausapin nyo muna yung supplier nyo at ilan bang quantity. Kasi hindi naman kung ano minsan yung nakasulat doon, yun talaga yung prices nila. Sometimes, pwede mag-negotiate, pero if not, you can always naman lessen your MOQ. Huwag kayong matatakot doon, okay? So, ano nga ba yung CBM? It's cubic per meter. And usually, kailangan nyo alamin yung length, width, height ng packages or ng orders nyo. So, kapag nalaman nyo na yun, punta kayo sa KPC Express app. Kapag nakapag-sign up na kayo, pwede kayo mag-calculate ng length, width, height, and number of boxes ng order nyo sa supplier nyo. Usually, ibibigay nila yun. Kunwari, 100 pieces yung i-order mong camera, di ba? So, may estimate na silang length, width, height ng box doon, ilang boxes ba, tapos gano'ng kabigat. Yun yung mga kailangan mong details para ma-compute yung CBM. Tapos yung CBM naman, doon nakadepende ang shipping fee mo. Again, hindi mo kailangan magbayad kaagad ng shipping fee sa KPC hanggat hindi dumarating yung package mo dito sa Philippine warehouse natin. Okay? So, ito lang yung guide natin kung paano siya i-compute. Pero automatic naman na lahat. So, i-type nyo na lang dun sa mobile app natin. Kung may tanong kayo, just message our Facebook page. Okay? Ngayon, kailangan mo kunin yung KPC code mo. Ano nga ba yung KPC code? Kapag nag-sign up ka dun sa mobile app natin, may unique code kayo dun, di ba? Parang username, ganyan. Pero this one is a code. Ngayon, ang pinaka-importante ay ma-instruct mo yung supplier mo na i-print yung KPC code mo. Kasi kapag dinala yan sa warehouse natin, at siya nga pala, meron tayong tatlong warehouse sa China. Guangzhou, Yiwu, at Qixi. Ngayon, kailangan mo alamin kung saan mas malapit yung supplier mo kasi, di ba, mas mabilis yun. Kung malapit siya sa Guangzhou, edi doon niya ipadala yung package mo. So, ulitin ko ha, meron tayong tatlong warehouse sa China. Pwede nila ipadala doon kung saan sila malapit. At pwede naman sila mamili, di ba? Kung ano yung convenient sila. Ngayon, kapag napadala na doon sa warehouse natin, magre-reflect na yun sa mobile app, di ba? Nag-sign up kayo, nag-login kayo, magre-reflect na yun doon. At kusa na kayong i-update kung saan yung whereabouts ng in-order nyo. Pero balik muna tayo ulit, okay? Ayan, makikita nyo meron tayong tatlong warehouse, di ba? Balik muna tayo dun sa pag-o-order nyo. Ngayon, hihingi kayo ng payment link doon sa supplier nyo. Hindi kasi siya parang Shopee or Lazada na kapag click mo ng kung ano yung gusto mong i-order, i-check out mo na, di ba? Hindi ganun. Kasi usually, kailangan mo ng agent at mas makakamura ka talaga kapag may agent ka. Ngayon, ano yung agent?
KPC, ayan. So, kami yung talagang nagpa-process ng orders niyo from China para mapunta dito sa Philippines nang walang hassle. Yung mga documentations, yung mga for approval, yung mga customs, kami na yung nagsushoulder ng lahat ng yan. Ngayon, yung payment link na marireceive niyo sa supplier, para siyang quotation. So you have to ensure na tama lahat ng details. Tama ba yung order mo, yung colors, yung quantity, yung number of items, ganyan. So kapag na-assure mo na lahat yon, wala ka ng problema, pwede ka na mag-transact sa Alibaba. But, uulit-ulitin namin, sa Alibaba ka lang magta-transact, okay? Kasi mahirap kapag outside Alibaba. Kaya nga may tinatawag na trade assurance. Within the app ka lang dapat makipag-transact. Outside that, mahirap na, 'di ba, maghabol kung sakaling merong maging problema. Pero hindi ka naman dapat matakot, basta susundin mo lang 'tong steps na tinuturo natin. Okay? Ngayon, ang kailangan mo na lang hintayin at gawin ay mag-relax ka na lang, just sit and relax kapag nakapagbayad ka na dun sa supplier mo, dun sa payment link na ibibigay nila, make sure na may trade assurance ha. Tapos, yung KPC code mo, ipapaprint mo dun sa box. Kapag okay na yon, you just have to really wait na mag-arrive yung package mo from China to the Philippine warehouse ng KPC. Ang ETA natin, or estimated time or date of arrival, ay maximum of 30 days. Pwedeng mas mabilis, pwedeng bumagal. It really depends, okay? Ngayon, sa pagbabayad ng shipping fee, ayan, makaka-receive kayo ng email. Updated naman lagi yung email nyo kung nasa saan na yung shipments nyo. Kapag nasa warehouse na ayan, you will receive an email. Makikita nyo yung status ng packages at pwede nyo nang bayaran kapag andito na, okay? So, upload lang kayo ng proof of payment sa website or sa application natin. Tapos, gamitin nyo lang yung payment process sa video at include nyo lang yung screenshot para sa specific section. Ngayon, kung medyo magulo to, itong pagbabayad ng shipping fee, pwedeng-pwede nyo naman kami i-message, pero meron din naman kaming separate instructions na we have provided. Okay? So, you just have to check that para makapagbayad kayo ng shipping fee nyo. Okay? At yun na yung huling step. I-claim nyo na lang, di ba? Sobrang dali, just download the app. Make sure to ask your supplier sa CBM, sa length, width, height. Ipaprint nyo yung code nyo. Magbabayad kayo sa Alibaba ng payment fee at dun lang kayo magtatransact ha. Dapat may trade assurance yung supplier nyo. Tapos kapag napadala na yan sa address natin sa China, hihintayin nyo na lang mag-reflect sa app at sa email kung nasa saan na yung status ng orders nyo. So, kung may mga question pa kayo, message nyo lang yung official Facebook pages natin. We are active sa Jepoy at meron din kaming mga customer service representatives na pwedeng mag-assist sa inyo anytime. Thank you so much and happy importing!